So ayun, good morning mga kaibigan. Gagawa tayo ng pizza ngayon, homemade pizza. So ayan ang aking mga ingredients. So, yan ang aking mga ingredients. Ito mayroon akong flour. Yan, flour. 3 cups yan. Ito mayroon akong garlic. Yes, 1/2 teaspoon. So, ito mayroon akong yeast. So, dry yeast. Ang ginagamit ko is instant yeast. Kasi dalawang klase yung yeast. Mayroon active. Yung active kasi kailangan pang pa-ituna mo sa mga warm water. Tapos pag naging pumi na siya, saka mo siya ihalo. So ngayon mayroon akong salt. 1/2 teaspoon. And mayroon akong Italian herbs. 1 teaspoon. So mayroon akong oil. Ang ginagamit kong oil is ano lang. Sunflower is 4 tablespoon. And meron akong warm water. So, ang warm water ko ay 1 1/4 cup. So, ayan. Ating umpisa na ang ating paggawa ng dough. Pagkatapos ang gawa ng dough, ay ating siyang i-rest ng 1 hour. So, meron akong garnish dito. Ayan. Meron tayong shredded mozzarella cheese. And mayroon tayong pizza sauce. And may hot sauce. And in the last, yung garnish. Mayroon akong beef. And black olives and bell pepper. So ayan, umpisa tayo ng dough. Para makita nyo. Ayan, pwede nyo gagawin sa bahay. Pwede pang merienda. At the rest, pwede rin yung gawing negosyo kung mayroon kayong oven. So, ayan. Gagawa tayo ng ating dough. So, isang masama lang natin yan. Una natin ang yeast. Kasi, yung yeast kong ginagamit ay is instant yeast. Ito ang garlic. And, unahin natin yung mga dry. Ito ang salt. And, ito yung Italian herbs ko. Maraming proseso ko yung paggagawa kasi ng ano, ng pizza. So ngayon, umpisa natin. Lagay natin ang oil. And then, water. Yan lang. Napakasimpleng gawin lang. Sa mga nanay, nasa bahay lang, pwede kayong kumuha kung may oven kayo. So, imi-mix mo lang to. Kung wala kang mixer, pwede naman gamitin mo sa kamay. Kailangan mag-gloves. Kung wala kang gloves, pwede maghugas ng kamay muna bago ka maghalo. So, ayan. Hanggat ma-perfect mo yung dough mo, makuha mo yung elastic. So, maybe, siguro mga 5 to 10 minutes, i-dough mo bago siya maging elastic. So kung magiging elastic na siya, ilagay mo na siya sa isang, ibalik mo siya dito sa ano, bowl, at lagyan mo ng kaunting oil. Takpan mo ng tila or plastic, yung plastic na cling film. So i-rest mo ng 1 hour. So ito ngayon. Ayan. So tapos na. Pwede natin tanggalin ito siya at dito tayo magmamasa sa lamisa. Malinis mo itong lamisa ko eh. So ngayon, kung dumidikit pa siya, yan, idung mo lang siyang ganyan. Maglagay ka ng kaunting flour. Yan. Hanggat makuha mo yung texture niya. Okay. 5 to 10 minutes. Napakabilis.
At i-raise mo siya ng isang oras. Saka mo siya i-plus i-hole man ng shape na pizza. At lagyan mo ng garnish and ready to cook. So, shout out pala sa aking mga kasama sa trabaho, mga Pilipino. Lahat sa hindi, kahit hindi Pilipino, ng lahi. Shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa nag-subscribe sa aking YouTube channel. So, maraming salamat po sa inyo. At i-click lang niyo ang bell button, like and share, subscribe, para updated kayo sa aking bagong gagawin na video. So, ituloy mo lang yung dugan yan hanggat ma-raise mo yung elastic niya. Yun lang. So ayan, malapit na. At shout out sa aking mga magulang na sa Dumaguete at medyo malakas daw ang ulan noon, ngayon doon. At bumabahan na raw, meron ako nababasa sa aking sa Facebook. So yung malapit sa ilog po, ingat-ingat po kayo. Kung hanggat maaga, lumikas na po kayo. Dahil bumabaha na raw doon, mataas daw ang tubig. So farewell po sa aming dating kapitan ng Kalamisan, Tanhay Negros Oriental. So, farewell po, Tio Dimit Dinyiga, dating kapitan po namin, ex-kapitan. So, farewell po, very sad. Condolence po sa kanyang mga pamilya, sa mga anak niya. Condolence po. So ayan na. Ayan, elastic na siya. Pwede siyang bitawan mo siya at ihulma mo siya. So ngayon, lagyan mo siyang kaunting oil. So i-rest mo siya ng 1 hour. So yan, takpan mo siya ng plastic. Yan. Kahit wala pang 1 hour, pwede naman. Pag nakita mo siyang medyo naging double na siya, pwede mo na siyang gawin. So ngayon, tapos na ang ating dough. Mag-prepare tayo ngayon ng ating para maging hulma na yung ating tawag nito, ating pizza. So ito ay may sa aking sariling version to, homemade pizza. Ayan, mayroon na akong nagawa na kanina, na isang tagaso. So ayan, naka-ready na. Kita mo, umangat na siya. Naging bubbles na. So ayan, gagawin na natin.
Kasi kung antayin natin yun, matagal yun. So may nakaready na ako. So yung gagawin natin. So ang cooking time nito is 15 minutes. So ang ating temperature sa init niya is 175 degree Fahrenheit. So kailangan habang gumagawa ka nito, naka-ready na yung oven mo na mainit na. Huwag mo isa lang na medyo na malamig pa yung oven mo. So ating ayusin na yung sa gilid. Ayan. So ating ilipat niya sa ating lalagyan dahil wala naman akong ano lang, meron akong square pans. So dyan natin siya lalagay at ating lalagyan ng garnish. So ayan. So ngayon lalagyan natin ng garnish. Lalagyan natin ang una pizza sauce. Ayan. Kalat lang natin. Napakasimple lang. So ayan. Pwede pa niyong magawa ng negosyo. Pwede pa pagkakitaan. Ayan, lagyan natin yung hot sauce. Kung ayaw niyo ng manghang, pwede naman din yung lagyan ng hot sauce. Ayan. Isunod natin ang ating beef. Itong ginagamit kong beef ay gumawa lang ako ng homemade na burger at niluluto ko. Yun ang nilagay ko. Maraming ano, maraming diskarte sa paggawa ng pizza. Kung anong gusto mong flavor, Hawaiian, may pineapple kasi yung iba ayaw ng pineapple. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo flavor, palaman nyo. Ayan. Ito ang ginagawa ko ay dynamite beef hot pizza. So ayan. Ganun lang. Tapos sunod natin tong black olives. Maraming klaseng olives din. May yung parang green ba yun or ano. So yung iba hindi na naglalagay ng olives. Kasi alam mo to, mahal to kasi. So ang isunod, red bell pepper. Any kind of bell pepper, kung may green, red. So ayan. Ang isunod mo, itong last cheese. Yung grated cheese mozzarella. So ayan, lagyan natin ito, ikalat lang natin.
Yan. Tapos na ang ating pizza. Kailangan pa natin isa lang to. So, ayan, isa lang natin to. So ayan, ito na ang ating pizza. May naka-ready na akong naluto. Ayan, ito na ang ating pizza. Dynamite beef pizza. So, ayan, ready to eat na. So ngayon, at ito kuwain. Para makita nyo kung popular. Ayan. Very good, creamy. So ayan. Oh. Very good. Oh. So ito na po ang ating dynamite beef pizza. So maraming salamat po sa aking video at sa aking taga-subaybay. At ayan, dito na po ako. Bye-bye!